Good day, everyone. I am Sir Robbie, and together we will learn the world of the future robotics. Did you know that here in Educational Technology Unit, robotics is a priority to make every Filipino learners and teachers competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong Edukalidad. Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na Pivot ang ginagamit sa ating itulay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Hello, magandang araw mga bata. Kamusta? Ako muli ang inyong tutor Roma, ang inyong makakasama para sa kwentuhan ngayong araw na ito. Kamusta kayo? Ayan, nakita ko agad ang ating unang commenter, si Jersey Genesis Fernandez Sandig, si Gallagher, si Brian, si Marisol, si Eden. Ayan, watching from Abini Elementary School, Talomo District, Davao City. Magandang umaga po. Mirasol, ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Handa na ba kayo para sa isa na namang masayang kwentuhan ngayong araw na to? Dahil si Tutor Roma ay handang-handa na. Ayan. So narito nga tayo sa kwensayahan na mapapanood tuwing 11 to 11.30. Maraming salamat sa palaging sumusubaybay para sa ating kwensayahan. At mamaya ipapakita natin kung sino-sino yung nagpadala ng mga larawan nila. Nakasama ang kanilang mga magulang. Kasama ang kanilang nanay dahil last week o araw-araw naman ay Mother's Day, okay? So isine-celebrate lang natin yung Mother's Day nung last week. Okay? So meron silang larawan ng kanilang nanay. Ipinakita nila kung gaano nila kamahal ang kanilang nanay. Pero bago muna 'yan, magunat-unat muna tayo. Tayo muna ay umawit. Handa na ba kayo? Game! Handa na tayo! Igalaw-galaw ang ating mga katawan! Tayo lahat! Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. Ayan! Palakpakan niyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nakasunod sa ating pagsasayawan. At ngayon nga, hello Kurt Aiden Javier Adriano ng San Nicolas Elementary School, Hagonoy, Bulacan. Siya ay isa sa nanood sa ating kwentuhan.
Ayan. Si Jersey Genesis Fernandez Handig. Ayan, kasama niya ang kanyang nanay na nanood sa atin last week. Magandang umaga. Salamat sa panonood. Ayan, si Maria Erin A. Miranda. Galing siya sa Mahada Out Elementary School, Calamba City. Ayan, hello. Magandang umaga, Erin. Maraming salamat sa pagpapadala na larawan kasama ang iyong nanay. Ayan. Yung mga hindi ko nailagay dito, maaari niyong tignan doon sa Tutoroma page. Kasi minsan natatabunan na at hindi natin makita. Baka hindi kayo naka-hashtag Tutoroma, kaya minsan hindi natin makita. Pero wag mag-alala, next week pwede natin yung i-flex. I-PM niyo lang sa Tutoroma yung inyong mga larawan habang nanonood. Meron ba dito na nagpadala na hindi ko na-i-flex? Magandang umaga rin po, Gemma Fabiola Mendoza, Ryan, Elsa Cordova Abazir. Hi po, good morning po, watching from Navitas Elementary School. Maraming salamat po sa panonood. Fatima, si Lera, sabi niya, galing siya sa District of Tigbawan, Iloilo. Ayan, taga dyan yung ating Miss Universe, di ba? Okay, sa galing sa Region 6. Okay, si Sean po, good morning po. Leslie, good morning din. Si Dahlia, andito ulit. Good morning, sabi niya, great to siya. From Baliwag North Central School, North District SDO Bulacan. Marami tayong taga-panood na taga-Bulacan. Magandang umaga po at salamat sa patuloy na panonood. Ayan, bago tayo magsimula, dating gawi mga bata, kailangan ay malaman muna natin ang ilang mga salita na matatagpuan natin sa ating kwentuhan mamaya. Okay, handa na ba kayo? Unang salita. Ang unang salita ay mag-aaruga. Ano pa ang ibang tawag sa mag-aaruga? Ayan. Hello, Denise Lorraine. Good morning din sa'yo. Ayan. Mag-aaruga, ang ibig sabihin ay mag-aalaga. Very good kung ito ang inyong nasa isip. Next. Ang pangalawa nating salita ay nasagip. Pag sinabing nasagip, tama si Gallagher. Sabi niya, ang mag-aaruga ay mag-aalaga. Ayan. Ayan, narito na naman yung mga active nating mga estudyante. Ano kaya yung ibig sabihin ng nasagip? Nasagip. Ayan, sabi ni Dahlia, mag-aalaga ko. Ayan. Dito na tayo sa nasagip. Nailig. Natulungan. Very good, Jersey. Ayan, iba pang tawag sa nasagip ay natulungan. Very good. Pa? Natulungan, sabi din ni Gallagher. Ang iba pang tawag ay natulungan at nailig. Tas. Okay, very good. Okay, tama daw, sabi ni Fatima. Okay, next, napulot. Napulot. Ano ang ibig sabihin ng napulot? Hello, Wesik Jan. Magandang umaga sa'yo. Yan, sabi ni Gemma, nailigtas. Okay, tama yun. Nasagip, nailigtas. Sabi rin ni Wesik Jan, nailigtas. O ngayon naman, yung napulot. Ano kaya ang ibig sabihin ng napulot? Naku? Nadampot, sabi ni Jersey. Very good, nakuha, sabi ni Ryan. Good morning, Gretchen Salmanero, watching from Canaan Integrated School, Alabel, 1st District, Sarangani Division. Magandang umaga sa mga taga Sarangani. Tama rin si Gallagher, ang sabi ay nadampot. Ayan, next. Tama rin si Denise, si Fatima, si Juan Miguel, at si Ryan. Okay, nagpakendeng-kendeng. Ano ibig sabihin nagpakendeng-kendeng? Nagpakendeng-kendeng ay? Sino marunong magpakendeng-kendeng dito? Mahilig? Sumayaw? Ayan.
Karamihan ng ating mga sayaw ay nagpapakending-kending, di ba? Nagpapakembot-kembot, sabi ni Jersey at ni Gallagher. Tama kayo! Ayan, ang ating kwento ngayon ay tungkol sa isang aso. Ayan, meron ulit tayong tagapagkwento. Kami ni Rafael. Ayan, na-miss nyo ba si Rafael? Magkukwento uli kami ngayong umaga. At siya na yung magsasabi kung ano ang ikukwento natin. At makinig mabuti dahil mamaya ay magtatanungan tayo base doon sa kwento na inyong narinig. Malinaw ba yon mga bata? Ayan. Kung malinaw, simulan na natin. Okay. Simulan na natin ang ating kwentuhan. Our channel. Wait lang. Ayan. Ngayong araw na ito, may bago akong ikukwento sa inyong lahat. Ang pamagat ng aking kwento ay... Yay! May pamilya na rin mag-aaroga sa akin! Kwento ni Genaro Argojo Cruz at ngunit naman ni Aaron Assis. Inilathala ng Bookmark, a Filipino channel! Mga bata, samahan niyo po ako. Simulan na natin. May magkakagustog pa kaya sa akin? Tanong ni Mar sa mga katabing tuta. Si Mar ay isang tuta na nakatira sa isang bahay ng mga tutang nasagip. Matagal-tagal na rin siyang nakatira roon. Napulot siya ni Mang Adolfo sa daan noong siya ay natututo pa lamang maglakad. Bait si Mang Adolfo. Laging may nakahandang masarap na pagkain para sa mga tutang na pupulot niya sa kalye. Buti na lang at di nasagasaan ang munting tutang ito. Sabi ni Mang Adolfo kay Mar. Araw-araw, abala lagi si Mang Adolfo sa pag-aalaga ng mga tuta. Madalas inaawitan pa niya ang mga tuta habang pinapakain at pinaliliguan. Naku, di ko alam. Basta ang alam ko, may kukuha na sa akin mamayang panghali. Sabi ng katabing puting tuta ni Mar. Inagdaga ni Mang Adolfo ang agahan ko kanina. Sabi niya, huling agahan ko na raw dito sa bahay. Isang lola raw, may lalang mabakuran ang aampung sa akin. Dagdag ng tuta. Na ako, hindi ko alam. Basta ang ko ay susundo na sa akin mamayang hapon. Singit ang itim na tuta sa harap ni Mar. Paliliguan daw ako ni Mang Adolfo. Kaya maya kasi raw, para raw dunan mo. Ang dalaga raw na nakatira sa matakas na gusali, maaampon sa akin. Dugtong ng tuta. Naku, hindi ko din kayo. Basta sigurado ko, may susunod na rin sa akin bukas ng umaga. Sabat, ang isang tutang malago ang malalibo. Bubutitan ako ni Mang Adolfo mamayang hapon para pogi-pogi yung ako. Isang binata na may magarang kotse ang aangkong sa akin. Yabang ng tuta. Pagkuli ko, di ko alam. Mas kang maansa ko, pabalik po isang hapon ang paningin sa akin kanina. Sabat, nang isang tutang batikan ang balahibo. Pagkuro na kong kumayo, pinapuan ng mga adulto. Para lang ako. Ha? Di marang muna. Isang magdikero raw ang nagsisit sa akin. At malalaki ng tuta. Naku, naku! At lang hindi ko alam. Basta alam mo, kukunin ako ng isang alin na tumingin rin sa akin kanina.
Sabi naman ng isang tutang kaduro ang balat. Tuturuan akong tumawalang malakas ni Mang Adolfo. Para raw kapag kinuha na ako, magiging magaling akong bantay. Isa raw, doktoro'y malaking bahay ang kukuha sa akin. Natutuwang sinabi ng tuta. Gusto ko rin tumira sa isang bahay na may malaking bakura. Ano bang pakiranda na nakatira? Ang mataas na gusali. Gusto ko rin tumakay sa makulong na kotse. Ano ba gumawa ng mga mali? Gusto ko rin magbantay ng isang malaking bahay. Ang mga naisip ni Mar. Ang totoo, naiingit siya sa kanyang mga kasamang tuta. Tinignan ni Mar ang sarili. Paraniwang tuta lang siya. Hindi malago at kulay-puti ang kanyang balahibo. Hindi ito batikan. Hindi kulugot ang kanyang balat. Walang kaiba sa kanyang kulay abong balahibo. Ano bang maaaring gustuhan nila sa akin? Naitanong ni Mar sa sarili. May pumasok na isang lolo sa bahay ng mga nasa gitna tupa. Tignan ang mga tupang nasa loob ng kulungan. Nang mapatapat sa kulong ni Mar ang lolo, ay nagsimula siyang nagpabibo. Tumangoy siya na parang umaawi. Tumalon-talon, humending-hending. Umukot, tumayo si Mar. Umikot-ikot, umungot-ungot na parang nagmamakaawa. Pero nilampasan at nagpatuloy sa pagtingin ng ibang tuta ang lolo. May magkakagusto pa ba sa akin? Tanong ni Mar habang sumisiksik sa sulok ng kanyang maliit na kulungan. Maya-maya ay bumukas ang pinto at may pumasok na isang ama. Tumingin-tingin sa mga tutang nasa kulungan. Lahat ng tuta ay naging suplado dahil alam nila may kukuha na sa kanila, liban kay Mar. May sumunod na pumasok, isang ina at isang batang babae. Mahal, pili ka ng tuta na gusto mo. Utos ng ina sa bata. Lumapit ang bata sa kulungan ni Mar. Tinitigan siya ng matagal nito. Tumingin din si Mar sa bata. Ay ganda ng mga mata ng bata. Nay! Tay! Ang tutang ito ang gusto ko! Sabi ng bata. Sigurado ka na ba, Marie, sa gusto mo? Tanong ng ama. Opo, Tay! Gusto ko po ang kulay niya. Sagot ng bata. Sige! Makakalaro ka na sa bahay, anak. Iyan ang gusto mo regalo, hindi ba? Ba? Maligayang kaarawan, Marie. Bati, ng ina. Kinuha ni Mang Adolfo mo, si Mar. Kuha sa kulungan at saka ibinigay kay Marie. Sarado mo! Inakot siya ng bata. Sarado mo! Pwede! Ayan na. Tumangon si Mar, malakas at masaya. Hindi alam ni Mar kung may malaking bakuran, mamahaling kotse na nakatira sa mataas ng gusali, o may malaking bahay ang pamilyang kukuktok sa kanya. Basta, ang tiyak na tiyak, maglalaro sila ng magandang batang si Marie. Kung tuwa si Mar, kasi may pamilya na rin mag-aaruga sa kanya. Mga bata, anong gustuhan mo ba ang ating kwento sa araw na ito? Bawat isa ay nangangailangan ng isang pamilya at gagabay hanggang si kaya ay lumaki. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento, please. Oh,
ay natutukan ng siya ay natutukan ng siya ay natututo pa lamang ang lakad dog. Ng siya, mulan lang po natin ang ating kwentuhan. May magkakabusto pa kayo sa akin, tanong nila sa mga katabing tuta. Si Mara ay isang tuta na nasagip ng Adolfo sa daan. Matagal na rin siya makagkuroon. Ayan. Ayan, ayan, ayan. May magkakagusto pa kaya sa akin? Tanong ni Mar sa mga katabing tuta.
Si Mar ay isang tuta na nakatira sa isang bahay ng mga tutang nasagip. Matagal-tagal na rin siyang nakatira roon. Napulot siya ni Mang Adolfo sa daan noong siya ay natututo pa lamang maglakad. Bait si Mang Adolfo, laging may nakahandang masarap na pagkain para sa mga tutang na pupulot niya sa kalye. Buti na lang at di nasagasaan ang munting tutang ito. Sabi ni Mang Adolfo kay Mark. Araw-araw, abala lagi si Mang Adolfo sa pag-aalaga ng mga tuta. Madalas inaawitan pa niya ang mga tuta habang pinapakain at pinaliliguan. Naku, di ko alam. Basta ang alam ko, may kukuha na sa akin mamayang tanghali. Sabi ng katabing puting tuta ni Mar. Pinagdaga ni Mang Adolfo ang agahan ko kanina. Sabi niya, huling agahan ko na raw dito sa bahay. Isang lola raw na may malawak na bakuran ang aampun sa akin. Dagdag ng tuta. Hintay ka, oh. Wala ako, di ko alam. Basta magulit ko, may susundo na sa akin mamayang hapon. Singit ng itim na tuta sa harap ni Mar. Maliligoyan daw ako ni Mang Adolfo. Mamaya kasi lang, pararabun ako. Ang gagagaraw na nakatira sa matakas na gusali, maaampon sa akin. Tugtog ng tuta. Naku, di ko rin alam. Basta sigurado ako, may susundan na rin sa akin bukas ng umaga. Sabat ng isang tutang balago ang malalibo. Nagpapitan ako ni Mang Adolfo ngayong hapon. Para pogi-pogi yun ako. Isang binata na may magarang kotse ang aampun sa akin. Yabang ng tuta. Pagkuri ko, di ko alam. Basta maasa ko, pabalik bukas ng hapon ang paningin sa akin kanina. Sabag ng isang tutang batikan ang balahibo. Pagkaroon akong kumaya at pinapwani ng Adolfo. Para lang ako marunong ako. Isang magdipero daw ang nagsisipo sa akin. At mamalaki ng tuta. Naku, naku! At lalo hindi ko alam. Basta alam mo kung kukunin ako ng isang alay na tumingin rin sa akin kanina. Sabi naman ang isang tutang tulad ng balat. Tuturuan akong tumahol ng malakas ni Mang Adolfo. Para raw kapag kinuhan ako, magiging magaling akong bantay. Isa raw doktor o yung malaking bahay ang kukuha sa akin. Natutuwang sinabi ng tuta. Gusto ko rin tumira sa isang bahay na may malaking bakura. Ano bang pakiramdam na nakatira? Ang mataas na gusali. Gusto ko rin tumahal sa matuling na kachin. Ano ba gumawa ng mga modi? Gusto ko rin magbantay ng isang malaking bahay. Ang mga naisip ni Mar. Ang totoo, naiingit siya sa kanyang mga kasamang tuta. Tinignan ni Mar ang sarili. Huwag kang magpapakita. Kalaniwang tuta lang siya. Ay. Hindi malago at kulay puti ang kanyang balahibo. Hindi ito batikan. Hindi kulugot ang kanyang balat. Ayan, so tapusin muna natin uli yung kwento, ha? Ang balahibo. Ano bang maaaring gustuhan nila sa akin? Naitanong ni Mar sa sarili. May pumasok na isang lolo sa bahay ng mga nasagip na tuta. Tignan ang mga tutang nasa loob ng kulungan. Nang mapatapat sa kulungan ni Mar ang lolo, ay nagsimula siyang nagpabibo. Tumahol siya na parang umaawin. Oh, 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 oh.
tumalon-talon. Humending-hending. Umukot, tumayo si Mar. Umikot-ikot. Umungot-ungot na parang nagmamakaawa. Pero nilampasan at nagpatuloy sa pagtingin ng ibang tupa ang lolo. May magkakagusto pa ba sa akin? Tanong ni Mar habang Ayan. Ayan, so naulit yung ating kwento dahil wala pa ako sa screen, no, kanina. So ngayon, magkwentanungan na tayo, okay? So naulat dahil hindi ako nakalagay sa screen kanina, hindi ako makapagsalita, okay? So nagustuhan niyo ba yung kwento, mga bata? Ayan, so sabi niyan, okay po, Tutor Rama, sabi ni Ezek dyan, sabi ni Gabriel, nauulit. Oo nga, kasi hindi ako makapagsalita kanina eh. Ayan, so ngayon, dahil naulit, alam ko na naintindihan nyo ang ating kwento ngayong umaga. Ayan, so number one, ano ang pamagat ng ating kwento? Letter A, ang aking mga alaga. Letter B, ang mga aso ni Mang Adolfo. Letter C, si Mar. D, yay! May pamilya na rin mag-aaruga sa akin. Ano kaya ang tamang sagot? Ayan. Ayan, ang daming heart ni Gabriel. Watching from San Roque Central Elementary School, Sampaguita. Grade 3, Sampaguita. Mrs. Maripel U. Manili. Sabi ni Pierce Gonzales. Ayan. Sino? Ano ang ating pamagat? Okay, number 1, tama ang inyong sagot. Letter D. So, sa lahat ng sumagot ng letter D, tama ang inyong sagot. Number 2, sino ang asong malungkot sa kwento? A, si Mar. B, puting tuta. C, mababalahibong tuta. D, lahat ng tuta ni Mang Adolfo. Kung ang sagot nyo ay letter A, tama ang inyong sagot. Ayan, biglang nataranta si Tuta Roma kasi ubus na oras natin. Okay, number 3. Sino ang nakapulot kay Mar? Number 3, sino ang nakapulot kay Mar? Tama ang inyong sagot. Number 2, letter A. Ayan, tama si Jersey, si Gallagher, Gabriel, Denisian. Ayan, si Jayden. Tama ang inyong sagot. Si Eileen, tama din. Si Fatima. Number 3, ayun, may sagot na sila. Ang sabi, isang ale. Letter B, si Mang Adolfo. Ayan. Letter B, si Mang Adolfo. Very good, siya na Tanyel. Okay. Tama rin si Gallagher. Letter B. Ayan, alam kong alam na alam niyo yung kwento. Next, number 4. Ano ang tanong ni Mar sa kanyang sarili? A, may pasok ba sa paaralan bukas? B, anong ulam mamaya? C, may magkakagusto pa kaya sa akin? D, bakit maagang gumising si Mang Adolfo? Ano kaya ang sagot sa number 4, mga bata? Ayan, nagustuhan nyo ba yung kwento? Di ba nakakaiyak yung kwento? Nagkakaroon ng self-pity si Mar sa kanyang sarili dahil akala niya walang may gusto sa kanya. Next, number 4. Ayan, may sagot na sila. Tama si Sean, si Jayden, si Denise, si Ryan, at si Gallagher, si Ezek Jan. Okay. Tama ang inyong sagot. Kung ang sagot niyo ay letter C. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Next, number 5. Number 5 tayo. Mag-overtime tayo ng konti ha. Dahil hindi tayo agad na ano. Okay. Sino ang unang pumasok at tumingin sa mga tuta? Number 5. Kung ang sagot nyo ay isang matanda, tama mga bata ang inyong sagot. Number 6. Ano ang naramdaman ni Mar noong hindi siya napili ng matanda na alagaan? A, galit siya. B, masaya. Number 6 na tayo, mga bata. Letter C, malungkot. Letter D, natatawa. Ayan. Sabi ni Ezek dyan, letter C. Yan, very good, malungkot. Number 6, letter C. Sabi ni Eileen, letter C. Si Fatima. Si Gallagher, si Ryan, C. Okay, tama ang inyong sagot. Malungkot siya kasi akala niya walang may gusto
sa kanya. Number 7 na tayo. Number 7. Bakit binigyan ng ama ni Marie ng tuta si Marie? Bakit binigyan ng tatay ni Marie ng tuta si Marie? Oh, bakit binigyan siya ng tuta ng tatay niya? Okay, bakit binigyan si Marie ng tuta ng kanyang ama? Bakit binigyan si Marie ng tuta ang kanyang ama? Ayan. Kung ang sagot nyo, mga bata, ay letter A, at tama naman ang sagot ni Ryan, ni Christopher, ni Jersey, ni Jayden, dahil ito ay regalo sa kanyang kaarawan. Palakpakan nyo yung mga sarili, ang gagaling sumagot at ang gagaling makinig. Yan, makikita kung talagang nakikinig ang mga bata. Very good. Number 8 na tayo. Paano sinasagot ng... Ay. Okay. Ano ang naramdaman ni Marie nang makita niya si Mar? A. Natakot siya kay Mar. B. Nagulat siya kay Mar. C. Nagustuhan niya agad si Mar. D. Naiyak siya kay Mar. Number 9 ha. Lagyan niyo. Number 9. Okay. Number 9. Letter D. Number 9. Letter C. O iba may sagot na C. Ayan. Kung letter C ang inyong sagot, nagustuhan niya agad si Mar. May connection agad silang dalawa. Ayan. Tama ang inyong sagot. Okay? Okay, so dako na tayo sa ating gintong aral. Ano yung natutuhan niyo sa kwento, mga bata? Sige, babasahin ko kapag may nakita akong sagot sa inyo. Ano yung nagustuhan niyo sa kwento? Ano yung tumatak sa inyong isipan doon sa kwento na inyong narinig? So, unang gintong aral natin, lahat tayo ay may karapatang makaramdam ng pagmamahal. Bata ka man, matanda ka man, o yung mga hayop man sa inyong paligid, kailangan nila o karapatan nila na makaramdam ng pagmamahal. At lalo na yung mga batang katulad ninyo. Kaya tayo ay may pamilya para tayo ay may magparamdam sa atin na mahal nila tayo. Kayo ba? Nararamdaman nyo ba ang pagmamahal ng inyong pamilya? Ayan, very good. Sabi ni Fatima, huwag maingit sa kapwa. Maaari ngayon ay natanggap na nila yung kanilang kahilingan, darating din yung iyong oras na ikaw ay matutupad din ng iyong kahilingan. Katulad ni Mar, hindi ba? Tama, very good. Sabi ni Jersey, matutong maghintay. Ayan, lahat ng bagay ay may oras. Ano? Sabi nga, ano? Yung God's perfect timing ang kailangan nating hintayin. Maging mapagpasensya, sabi ni Jersey, huwag mawawala ng pag-asa. Ang gaganda ng mga aral na inyong natutuhan. Ayan. Magmahalan sa isa't isa, lagi pong may nagmamahal sa atin. Ayan. Very good, mga bata. Ang gaganda ng mga insights niyo sa ating story. Maaari tayong magkaroon ng pamilya saan man tayo naroroon. Ayan. Yung ibang mga bata na hindi na pagkalooban na makilala agad yung kanilang pamilya, alam nyo ba, meron ding ganon. Ayan. So, meron tayong tinatawag na may kumukupkup sa kanila. Ayan, para magpadama na sila ay pamilya. Okay? So kahit saan, pwede tayong maging masaya. Basta may nararamdaman natin na may nagmamahal sa atin. Next, mga bata, ito ang tatandaan. Isang biyaya ang magkaroon ng isang pamilya na mag-aaruga sa atin. Kaya magpasalamat lagi sa Panginoon at kahit saan ay maaari tayong makadama ng pagmamahal. Pahalagahan natin yung pamilya na mayroon tayo. Ayan, maraming salamat mga bata. At ang sabi ni Denise at sabi ni Aileen, lagi pong may nagmamahal sa atin. Ayan, tama daw. Sabi ni Fatima, Ezek dyan, si Sha. Ayan, sabi nila,
Opo, opo. Ayan, laging may nagpapadama ng pagmamahal. Hello din kay Den Ashley Timog. Okay? So, huwag kalimutan na mag-follow at mag-like sa DepEd EdTech Unit, DepEd Philippines at DepEd Tayo dahil doon napapanood yung ating mga itulay sessions. Maging channel ng DepEd EdTech Unit, DepEd TV at kung may time, pwedeng bumisita sa kay Ma'am Roma sa YouTube channel ni Ma'am Roma. Meron doon mga music lesson at fourth quarter na nga. At patuloy ang pag-i-invite natin sa DepEd TV Music 1. Nakasama ko ngayon si Ma'am Erza para sa Music 1. Ayan, maraming salamat mga bata ha. Salamat. Ayan, sabi ni Jayden, maraming salamat po Tutor Roma sa pag-aaral ng magandang buhay po. Magandang buhay po para sa inyo. Maraming salamat Jayden. Ayan, magkita-kita ulit tayo mga bata sa susunod na isang linggo. Sa susunod na Wednesday at sa Martes din para sa Music 1 at Music 5 naman. Maraming salamat! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating Itulay tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral, kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay free online tutorial session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay tutorial session sa DepEd EdTech Unit FB page at Educational Technology Unit channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines social media accounts. Paalam!